Hi guys, it's me, Erin. Welcome to Kindergarten, Module Sarye. Nandito tayo sa Week 7. Tungkol pa rin ito sa bahagi ng katawan at ang mga gamit nila. Simulan na natin sa pagsulat ng pangalan. Ang gagawin ay lagyan ng check ang tamang sagot dito sa bilang isa and then ang ginagamit sa pagtikim ng pagkain. Mata o dila o tainga. Ang sagot natin ay dila. Lalagyan ng check ang dila dito sa bilang dalawa. Alin ang ginagamit sa pagbabasa? Tainga o mata o dila. Ang sagot natin ay mata. Lagyan natin ng check. Dito sa bilang tatlo, alin ang ginagamit sa pakikinig sa huni ng ibon? Tenga, ilong, o mata? Ang sagot natin ay tenga. Lagyan natin ng check ang tenga. Dito naman sa bilang apat, alin ang gagamitin mo sa paghawak ng lapis? Ilong, dila, o kamay? Ang sagot ko ay kamay. Lagyan na ng check ang kamay. Dito sa bilang lima, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng gamit ng paa? Itong kumakain, o itong nagsisipilyo, o itong nagbabike. Ang lalagyan na ng check ay yung nagbabike. Tapos na tayo dito, guys. Naman sa sunod, guys, hanapin ang magkatulad na bahagi ng katawan na nasang kaliwa ng bahagi at nasa loob ng kahod. Kulayan ang tamang sagot. Dito sa bilang isa ay larawan ng muka. Dito naman sa kahon, meron tenga, paa o muka. Ang kukulayin natin ang muka. Dito sa bilang dalawa ay larawan ng binte. Pagpilian ay bibig, mata, binte. Ang kukulayin natin ay binte. Dito naman sa bilang tatlo ay larawan ng bibig. Ang pagpilian ay bibig. Ilong ay tenga. Ang kulayin natin ay bibig. Dito sa bilang apat ay larawan ng mga paa. Ang pagpilian ay ilong, dila at mga paa. Ang kulayin natin ay mga paa. Tara na guys, kulayin na natin. Ang tamang sagot. Sa next, guys, inutusan si Ana ng nanay niya na magwalis anong bahagi ng kanyang katawan ang gagamitin niya. Trace at kulayan ang iyong sagot. Pagpilian dito ay kamay, tenga, dila. Ang sagot ko ay kamay dahil yun ang gagamitin ko sa pagwalis. Tira, itrace at kulayan na natin. Susunod naman natin gagawin ay umawit kasama ang magulang. Subukan ang palit-awit. Ang pamagat ng kanta ay ituro at hawakan. Tara, kanta na tayo! Tumayo gamit ang dita, binti at paa.
kayo sa kanta namin ni Nanay? Subukan nyo rin guys sa inyong bahay. Umawit din kayo kasama ang inyong magulang. Di ba nasa kanta natin yung inaaral natin? Yung iba-ibang bahagi ng katawan. Katulad ng mata, ilong, o bibig, o tenga, o kirabin, hita, o binte, at paa. Susunod naman natin gagawin ay pagtambalin ang guhit ang mga larawan na nasa itaas ayon sa bahaging katawan na dapat gamitin na makikita naman sa ibabang bahagi ng pahina. Ng larawan guys, ang mga bata ay nakikinig sa kanilang guro. Ang ginagamit nila sa pakikinig ay tenga. Kaya ang duduktong natin ay tenga. Dito naman sa sunod na larawan ay larawan ng orasan. Ang bahagi ng katawan na gagamitin para makita ang oras ay mga mata. Kaya ang iduduktong natin ang mata. At dito naman sa sunod na larawan ay batang gumuguhit. Ang bahagi ng katawan na ginagamit niya sa pagguhit ang makamay. Kaya ang iduduktong natin ay yung larawan ng kamay. At dito naman sa huling larawan ay larawan ng dalawang bata na kumakain. Ang ginagamit nila para kumain ay itong larawan ng dila. Kaya yan ang iduduktong natin. Tara na guys, pagtambalin na natin! Sumunod naman guys ay naglalaman ito ng mga katangungan tungkol sa pangusap upang maproseso kung anong natutunan mo sa aralin. Tara, basahin natin ang pangusap. Si Lino ay nanonood ng kanyang paboritong palabas sa telebisyon. Unang tanong, anong bahagi ng katawan ang ginamit ni Lino sa panonood? Ang sagot ay mga mata. Sunod na tanong, ginagamit ka ba ito sa tamang paraan? Bakit o bakit hindi? Ang sagot ay hindi na ginagamit ang kanyang mga mata sa tamang paraan dahil nanonood siya na sobrang lapit sa telebisyon. Hindi yun tama dahil nakakasira sa mata. At huling tanong, mahalaga ba na bawat bahagi ng katawan? Paano mo aalagaan ang iyong katawan? Ang sagot ko ay, opo, mahalaga na bawat bahagi ng katawan. Dahil ginagamit natin ito sa paggagawa ng iba-ibang kwilos. Katulad ng pagbabasa, pakikinig, pagsusulat, paglilinis, pag-amoy at pagkain. Para maalagaan ang katawan, ang dapat natin gawin ay ingatan ito. Kumain ng maistansyang pagkain. Matulog ng wastong oras. Ipahinga kapag pagod. Tara na tayo, sulat na tayo ng sagot. Gagawin guys, iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ang nagpapakita ng tamang gamit ng bahagi ng katawan at malungkot na mukha kung hindi. Ipaliwanag ang sagot. Dito sa unang bilang ay larawan ng batang babae na nakikinig na malakas na music. Ang iguhit ko malungkot na mukha dahil nakakasira ng tenga ang pakikinig ng malakas na music. Dito naman sa sunod na larawan ng batang babae na nagbabasa gamit ang malakas na ilaw at malapit siya sa ilaw. Ang ikukuwit ko malungkot na mukha
dahil nakakasira ng mata ng malakas na ilaw na nakaharap malapit sa iyo. At dito naman sa bilang tatlo na larawan ng babae na gumagamit ng card para magbitbit ng mga pinamili. Ang ikukul ko masayang mukha dahil tama ang ginawa niya. Para hindi mapagod ang kanyang kamay, gumamit siya ng card kesang bitbitin ang kamay lang. Dito naman sa pang-apat ay larawan ng batang lalaki na nagkuhugas sa mga kamay. Tama ang kanyang ginagawa. Kaya ikukul ko ang masayang mukha dahil tama ang linisan ang mga kamay. Laro na kapag bago kumain para tayo ay malinis at malusog, nakakaiwas sa sakit. Dito naman sa huling larawan ay nakikipag-away. Ginamit ang paa sa pagsipa ng kapwa. Gugoy ko ang malungkot na muka dahil hindi yun tama na gamit ng paa. Ang paa ay ginagamit sa paglakad lamang, hindi sa pagsipa ng kalaro. Good na tayo! Tapos na guys! Kuhan niyo ba ang aking module serye? Week 7? Tamang gamit ng mga bahagi ng katawan. Ano bang hintay nyo? I-like and share na yan sa kaibigan nyo. Bye guys!